Next question po. Sir, follow-up question. This is a very controversial issue po kasi. What is the connection of Angel Locsin's sister or aka Kaela to the New People's Army? APA? Also known as Kaela, sir. Ka-Eric? Kaela. Ah, Kaela. Okay. Si Kaela, oh, ito, pakinggan mo, Obet, ha? Hindi ka naman naging NPA, bakit alam mo na wala ako sa NPA? Ikaw din, Lian Porquilla, sa Facebook nyo. I was deployed to the NPA National Operational Command in the last part of 2002 hanggang 2008. The rest, I work as project support to the effort of the government for peace and security. Yan ang katotohanan. So, si Ella Colmenares, na kapatid ni Miss Angel Locsin, ay nasa Polillo Island, Pamatdan, Barangay Pamatdan. If I am not mistaken, guerrilla base area ito. At nandun siya bilang medic ng platoon. She was issued with M16 Baby Armalite. She was there using the name Insay and Tina. 2002-2003. She went back mga middle or late part of 2004, kaya ang inilabas na transcript sa kanya, 2005, 2006, I think. And kaya nga siya ay na-appoint, na-nominate bilang third nominee sa party list yata ng kabataan. Because bumalik siya. But it is not true na hindi siya naging NPA. I think she started as CPP and Underground KM sa UST. Started with LFS. So, nandun din siya sa panukulan. Polillo Island province, Polillo Island municipality siya ni Bordeos, Panukulan, Pamatnungan, and Polillo Island. Ang pinakamalakas sila sa Polillo Island. So, I don't want to justify further on. General Parladi was correct. Maybe he was only about confused on the date. Kasi matagal na yun eh. So, kami nakakaalam niyan. Kasi nandun ang NPA National Operational Command, we were planning to raid the Municipal Police Station of Polillo at the same time of Bordeos. Pero in 2008, successfully na-raid po ang Panukulan Municipal Police Station. So, these are facts na hindi alam nila Obet at nila Lian unless you confirm that you are indeed part of the CPP, NPA, NDF and you are covering up for the CPP, NPA, NDF. And then, sina-challenge ako, huwag daw kami magkita. Parang tinatakot niya pa ako kasi proud na proud siya na may NPA sa likod niya. Sabi ko nga kanina, baka ang dapat kong sabihin sa iyo at sa inyo, hindi dahil sa government ako, parang gusto ko kayong harapin. Ang masasabi ko lang, if I say the truth and I stand for the cause of peace, and for the cause of the mothers and children na biniktima natin noon at ninyo ngayon, kahit po saan tayo magkita, aantayin ko pong pagkikita na yun. Sana magkita nga tayo. Obet and Lian, sana magkita tayo. I wish we could meet. Any questions po? May katanungan po sa mga nandito po, or clarification. Saan po ito patutungo? Lastly po, before kung may mga schedule pa kayo. Ah, ma'am. Sige, ma'am. Yeah. May nagtatanong sa online, ano ba ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF, Ka-Eric? Ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF ay maging komunista ang ating bansa. Gagamitin nila ang karahasan at ideolohiyang naniniwala sa karahasan, ibabagsak nilang gobyerno, papatay sila ng tao. That is the truth. Alam ito nila Tina Palabay ng Karapatan. Alam ito ng mga binanggit ko, mga personalidad. Yes, kasi doon kami galing. So, ang kanilang ipinaglalaban ay hindi ang kagalingan at karapatan at ang kapayapaan ng ating bayan. Ang kanilang ipinaglalaban ay ideolohiyang itinakwil at ibinasura na yung ideolohiyang Marxismo, Leninismo at Maoismo. Sige nga, if you are not fighting for Marxism, Leninism, and Maoism, say it to the public that you are debunking and junking and calling on the people not to believe in Marxism, Leninism, and Maoism kasi ito
ay nagbubunga ng pagpatay, karahasan, pagwasak ng ating bayan at patungo tayo sa walang katapusang madugo ng mga labanan. Sige nga, gawin nyo yan. Including pag-debunk at pag-reject at pag-condemn sa CPP, NPA, NDF. These things will be, tapos ito lahat. Lumabas lang sila at i-condemn nila ang CPP, NPA, NDF and they declare before the people na tutulong sila sa gobyerno para magkaroon ng totoong good governance at tunay na kapayapaan at ibabasura at itatakwil ng mamamayan kasama sila ang CPP, NPA, NDF for all its terrorism, then tapos na ito. No need. No need for us to come out. Tapos. Pwede mong ipaliwanag na kung bakit sila hindi naguguluhan sa mga batang namatay, hindi sila nakokonsensya. Pwedeng pakipaliwanag sa amin dahil hindi namin maintindihan yon. Tama po. Kung doon ka po sa CPP, NPA, NDF, sa mga kababayan po namin, sa mga nanay, sa mga anak na nakikinig, para po kayong kabayo na nakatakip ang mukha mo. Ito lang dapat ang tingin mo. Hindi ka pwedeng gumanon. So everything that the party says, everything that the party na itinuro sa'yo, na ito'y bahagi ng digma, natural na may namamatay, natural na may karahasan, natural na mag-alsa at pumatay ang mga magsasaka, mag-armas at patayin ang mga Panginoong may lupa, hasindero, burgesya, komprador, malalaking politiko, mga lahat na mga nangaapi sa uring anak pawis, papatayin natin. Kapag nasa CPP, NPA-NDF, kagaya ng mga nagkukunwari dyan na hindi CPP, NPA-NDF, na gamit ang bayan muna at mga Gabriela organization na pinamumunuan nila, ganito sila mag-isip. One track. So, natatanggap nila ang karahasan. Natatanggap nila ang kamatayan. Natatanggap nila ang may nasisira na kabataan, may nawawasak na pamilya. That is the reason. Okay, so, bakit hindi nila ikondena ang CPP, NPA-NDF? E mga sinungaling naman sila. Ba't yes. Hindi sila magsinungaling? They cannot lie to themselves. They can only lie to the people because they are CPP, NPA, NDF. It is easy for you to condemn and do these things kasi wala na kami doon eh. Pero nang nandun kami, takot na takot kami. Madi-DA kami, mapapatay kami. Hindi lang, ang DA is not Department of Agriculture. That is disciplinary action. DA, disciplinary action yan. At pwede kang maitiwalag. Kaya sabi nilang biruan sa loob ng CPP, NPA, NDF, wala pang pinatay ang CPP, NPA, NDF na kasapi namin. Tama. Kasi bago ka patayin, ititiwalag ka. Meaning, hindi ka na member nang pinatay ka. Kasi expelled ka. Kalukuhan, di ba? Yeah. So, hindi namin pwedeng magawa yon at hindi nila kayang gawin yan nila Teddy Casino. Ilang beses mo na siyang na-challenge, ma'am eh. Yeah. Nila Sarate, yeah. Nila Gaiti, nila Brosas, Castro, and the rest. Kasi, iisa lang sila. Iisa lang sila. And pag ginawa nila yan, parang itinakwil na rin nila ang organisasyon kung saan palihim at patago silang kasapi at namumuno nito. Ka-Eric, nasa simbahan ba sila? Very much. Sana hindi ito maging controversial. The recruitment and infiltration of the church sector is not institutional. It is individual basis. Individual na pastor, pare, madre, katekista, seminarista, sakristan. So huwag po mabahala ang mga babanggitin ko na church organizations. You are not recruited by organization. Marami sa inyo dyan, hindi nila nare-recruit, pero marami rin sa inyo, nare-recruit nila at nandyan sa loob ninyo. Like Iglesia Pilipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, Convention of Philippine Baptist Churches, Roman Catholic Church, ang kanilang mga social action centers. Ang ibig kong sabihin, the recruitment and infiltration of the CPP is not done on the entire institution. Marami dyan, siguro mga 80%, hindi naman naniniwala at sumusuporta sa CPP and PNDF. Pero may mga 20% siguro, 15%, na nagkukunwaring pastor lang sila, madre lang sila, pare lang sila. Please, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches, don't take me out of context. United Methodist Church, marami po, ito ay individual recruitment. At ang kanilang underground organization ay Christians for National Liberation. Ang kanilang open organization, marami, iba-iba. Pero ang naalalaman lang namin is PCPR, Promotion of Church People's Response. Again, the leadership of IFI, UCCP, Convention of Philippine Baptist Churches, NCCP, don't get me wrong. Don't get me out of context. Mga 80% ang inyong miyembro at mga leaders ay hindi naman CPP, NPA, NDF. But around 15 to 20%, naaabot nila
at na-agitate nila na sumama, even to the underground like CNL, and even to the Communist Party of the Philippines. Yung sa Mindanao, they have the so-called Rural Missionaries of the Philippines. Yeah, RMP. Ito ay ginagamit nila para sa pagkuha ng pondo. Kasi ang NGO work will become palatable to the people kapag may payong ng simbahan o ng human rights. That's the purpose. Again, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches and NCCP, don't get me wrong. The recruitment and infiltration in your institution is individual. At ang nagre-recruit dyan ay paisa-isa, patago. They are also members of the church. They are also members of the church. Yes. I have another question. A lot of parents want to know, kindly name the schools kung saan ginagawa ang recruitment ng mga NPO. Ang number one talaga, UP. UP Diliman, UP Manila, PUP. And then, Santo Tomas, FEU. And then, halos mga state colleges and universities. Kaya Chairman De Vera, tama ba De Vera? Yeah. And DepEd Secretary Briones, ma'am, sirs, sir, ma'am, kami na po mismo nagsasabi, exercise the power of your department to prevent recruitment. Do not fear or cower kung iharas kayo ng anak bayan at mamimintura ng inyong building. Ipahuli natin sa pulis ng bandalismo at ipahuli natin kung mangharas kung anong kaso, nasasanay silang inaharas nila palagi ang mga government officials. Kakasuhan, babastusin. Yeah. I call on Chairman De Vera, I call on Secretary Briones, be strong please to prevent recruitment in schools. 90% ng mga kadre ng CPP and PNDF nanggagaling sa schools. Kaya kami lumalabas. Kaya kami nagre-risgo ng buhay namin. Because of that. Lahat kami doon ang galing halos. Na nandito ngayon. At iba pa, na galing sa Mindanao, Visayas, na hindi makapunta dito ngayon. Okay. Eric, how do you explain somebody like Sister Jan Manansan? Hindi ko siya personal na meet, pero naririnig namin siya, hindi lang ako, pati itong mga kasama ko. Matagal na siyang kaibigan ng CPP, NPA, NDF. Okay. I cannot confirm if she is member of the CPP, NPA, NDF, but what I can confirm, she is cavorting with CPP, NPA, NDF cadre. And she is knowledgeable of those people coming to her. Yes. Kagaya din ang ginagawa nila ngayon sa movement against tyranny. Yan dati ang dating ginatinatawag na ERAP Resign Movement. So alam ba ni Cardinal Sin noon na mga CPP kami? Yes. Pero nagsabi ni Cardinal Sin, I don't care. Because hindi man maniniwala ang simbahan sa komunismo. But sa tactical issues on corruption, pwede. Oh, so, alam na kung ano sila. Pero, ang problema, dahil nakakapagkunwari sila, nakakapagkunwari kami noon, we can be able to recruit people into the underground. Doon ang problema. Sa underground movement. So, kung wala na po ang final kong panawagan, last na po ito, dapat po mag-resign na si Kulyamat, Gaiti, Ilago, Castro, Brosas, and Sarate. Dapat mag-resign na po sila kasi sila po ay nag-aabuso sa pundo ng bayan. Hindi po ito nagagamit para sa pagpapaunlad ng bayan, but instead nagagamit nila sa pag-promote ng agenda ng CPP, NPA, NDF. Kung hindi sila magre-resign at paninindigan nila na hindi sila CPP, NPA, NDF, then go back to our challenge. Hindi ko po ito challenge ito ng buong mamamayang Pilipino worldwide, pati dito sa bayan natin. Then you condemn and reject CPP and PNDF for all their crimes, terrorism, and for all the bloodshed and destruction that they brought to our nation. And pledge your loyalty to the institution of government, your loyalty to the constitution of the government, because you are in Congress, and pledge your loyalty to support all efforts of the government pertaining to bringing peace and security and ending the local communist armed conflict. If you cannot do that, then matik na. Alam na kung ano kayo. Maraming salamat po.